Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high schooling, gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like na ating video at pa-follow natin sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 130 ng International League. Nakagawa na naman ng puntos itong si Anamichi laban sa depensa ng Ryukuzo. Ngunit, hindi ito isang ordinaryong puntos dahil gumawa lang naman ito ng isang reverse layup laban sa depensa nitong si Totsuka at kinuwaan niya pa ito ng isang foul na labis na ikinamangha talaga ng buong tagahanga ng Shouko habang itong sila Anamichi at Totsuka ay nagkatitigan sa ilalim ng basket habang nakabulog tapa din silang dalawa. Ano na Totsuka? Sasabay ka pa ba sa akin? Kung ako sa'yo, hindi ka na dapat sumabay pa sa'kin. Dahil kahit anong gawin mong pagsabay, sisiguraduhin ko na may plano ako para makapuntos laban sa'yo. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang nakangiti kay Totsuka. Nakakaasar kang kalbong may pula ang buhok ka. Nautakan mo ako sa pagkakataon na to ah. Humanda ka sa'kin dahil babawian kita kahit na anong mangyari. Yan naman ang sabi ni Totsuka sa kanyang sarili habang nakatingin kay Hanamichi na biglang pumito na nga itong referee. Red! Number 10! Pumunta ka na dito at gumawa ka na ng isang free throw! Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang agad na pumunta si Anamichi sa free throw lane. At ang hawak na ni Anamichi ang bola, agad din naman itong tumalon at itinira ang kanyang isang free throw. At agad din naman itong pumasok sa kanilang basket na naging dahilan upang maitas na nila sa 4 puntos ang kalamaan sa Ryukuzo. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukuzo ang bola at dinadala na ito ni Kaoru papunta sa kanilang basket habang binabandaan ito ng mahigpit ni Ryota. Sige tangkad, tignan natin kung kaya mo akong lusutan at huwag mo akong mamaliitin porkit mas matangkad ka sa akin dahil marami na akong pinabagsak na katulad mo. Kaya naman, kung ako sa'yo, huwag kang tumingin sa tangkad ng isang tao kundi sa kung paano ito maglaro. Yan ang sabi ni Ryota na talaga namang dumidepensa ng mahigpit kay Kaoru. Tama nga ang bansot na to. Maliit siya pero mahusay siyang gumawa ng play at mahusay din siya sa dribbling. Kailangan ko mag-ingat sa bansot na to dahil hindi siya basta-basta. Yan naman ang sabi ni Kaoru sa kanyang sarili habang itong coach ng Ryukuzo na si Eri ay napabulong na lang sa kanyang sarili. Mukhang hindi maganda to ah. Hindi ko inaasahan na mahusay din pala ang mga malalaro ng show ko na to. Asan ka na ba to, Chia? Nung laban natin sa Roman, wala ka. Tapos hanggang ngayon, wala ka pa din. Nakainis ka na. Asan ka bang lalaki ka? Yan ang sabi ni Eri sa kanyang sarili na talaga namang naiinis nang bigla itong nagulat dahil na nga sa biglang dumating itong si Tochiya. Coach, pasensya na po kung late ako ngayon. Nakalimutan po kasi na ngayon pala ang laban natin. Akala ko talaga bukas pa eh. Pasensya na po talaga coach. Yan ang sabi ni Tochiya habang itong si Eri naman ay sinigawan ng malakas itong si Tochiya. Yan na naman? Ayan na naman ba ang irarason mo sa akin? Nung laban natin sa Roman, yan din ang nirason mo sa akin ah. Tapos ngayon, yan ang naman ang sasabihin mo. Lumang estilo na yan, Tochiya. Yan ang sabi ni Eri na talaga namang gigil na gigil kay Tochiya. Nabigla nagsalita ang isa pa nilang coach. Tama na yan, Eri. Kakarating lang ni Tochiya, kaya naman, pagpahingayin mo muna siya. Yan naman ang sabi ni Coach Hensi. Kaya ang titigas ng ulo ng mga malalaro natin eh. Dahil sa iyan tanda, pinagbibigyan mo sila lagi sa mga pagkakamali nila. Dapat maging mahigpit tayo para madala ang mga batang yan. Yan naman ang sabi ni Eri, habang itong si Coach Hensi naman ay hindi na nagsalita pa dahil sa sobrang takot kay Eri at baka sa kanya ibuntong ang galit nito kay Tochiya. Habang itong si Tochiya naman ay napaupo na nga sa kanilang bench, sabay tumingin sa mga malalaro ng Shouko at napabulong ito sa kanyang sarili. Kayo palang aming mga kalaban Shouko. Buti na lang talagang pumunta ako ngayon dahil gustong gusto kong bawian ang inyong kupunan lalong-lalo na itong si Rukawa at Hanamichi. Humanda kayong dalawa dahil sa laban na to. Kayo naman ang matatalo sa akin. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili na talaga namang sobrang nanggigigil sa mga malalaro ng Shouko. Sa kabilang banda naman, mabalik na tayo ulit sa loob ng court. At dito ay patuloy lang sa pag-dribble ng bola itong si Kaoru habang pilit siyang binabantayan ng mahigpit nitong si Ryota.
nang biglang ipinasa ni Kaoru ang bola papunta kay Michael. At nanghawak na ni Michael ang bola, agad din naman itong umatake sa depensa ni Rukawa. At mabilis niya lamang nagawang iwanan itong si Rukawa na naging dahilan upang makalapit ito sa kanilang basket. Ngunit, agad din naman itong napahinto dahil agad din siyang nadepensahan ng mahigpit ni Akagi. San ka pupunta, Michael? Hindi mo magagawang makapuntos dito sa ilalim ng basket. At hanggat nandito ako, hindi kita hahayaan makagawa ng puntos dito. Yan ang sabi ni Akagi. Sabay dinepensahan na ng mahigpit itong si Michael at talaga namang hindi niya hinahayaan na maipasa ni Michael ang bola papunta kay Hikaru. Nakakaasar! Ang laki na lalaking to ah! Hindi ako makaporma! At tinatakpan niya ang lahat ng daanan para hindi ako makalusot sa kanya. Nakakainis! Hindi ako mapag-isip sa lalaking ito. Masyado siyang malapad. Yan naman ang sabi ni Michael sa kanyang sarili na talaga namang nahihirapan sa ginagawang depensa ni Akagi sa kanya. Kaya naman, napilitan na lang itong ipasa patalikod ang bola papunta kay Totsuka. Nang biglang nagulat ang buong manlalaro ng Ryukuzo. Dahil na nga sa biglang sulpot nitong si Ryota sa harapan itong si Totsuka. Sabay isil sa bolang ipinasa ni Michael dito. Huli ka! Sabi na nga ba, ganito ang gagawin mo eh. Dahil sa hindi ka makapasa sa loob ng basket, siguradong sa labas mo na lang ito ipapasa. At tama nga ako, dahil ipinasa mo nga ito sa labas. Ngunit, ang malaking pagkakamali ninyo, hindi nyo inasahan na magagawa ko itong makita. Ngayon, humanda kayo Ryukuzo. Dahil amin na ulit ang posisyon na to at titiyakin namin sa inyo na tatambakan na namin kayo ng gusto. Tara na mga kasama, bumaba na kayo para sa pass break. Yan ang sigaw ni Ryota na talaga namang nagawa ng amastilang bola sa Ryukuzo. Habang itong mga manlalaro ng Shouko ay agad na bumaba para sa pass break. At itong si Rukawa naman ay nangunguna na nga sa ilalim ng basket. Miyagi, ipasa mo na! Ako na ang tatapos dito! Yan ang sigaw ni Rukawa. Habang itong si Ryota naman ay agad na ipinasa ang bola papunta dito. At nanghawak na ni Rukawa ang bola, mabilis niya naman itong idrinibol papunta sa kanilang basket. Ryukuzo, bilisan nyo! Pigilan nyo sila! Huwag nyo nga hayaan na makapunto sa mga manlalaro ng Shouko! Yan naman ang sigaw ni Coach Cherry na talaga namang sobrang gigil na at para bang ina high blood na. Habang itong si Michael naman ay nagagawa na makahabol sa ilalim ng basket. Maging ang ibang manlalaro ng Ryukuzo ay nakakahabol na rin dito kay Rukawa. Nabigal na pabulong itong si Rukawa sa kanyang sarili. Sige, habol pa. Kagatin niya lang aming pain. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sabay hinto na sobrang bilis sabay pasa ng bola papunta kay Mitsui. Nalabis na ikinagulat talaga ng buong manlalaro ng Ryukuzo. Dahil na nga sa libreng-libre itong si Mitsui sa Rainbow Area. Ano? Kay Mitsui? Patay! Delikado kami dito! Walang bantay si Mitsui! Yan ang sabi ni Katsumi sa kanyang sarili. Lagot na! Hindi namin inaasahan na sa tres sila gagawa ng puntos. Dahil kay Rukawa lang kami nakafocus. Yan naman ang sabi ni Michael. Nakakainis! Isang pain lang pala itong si Rukawa. Dahil ang totoong plano nila ay malibre itong si Mitsui sa tres. Yan naman ang sabi ni Totsuka habang itong si Mitsui naman ay nagawa nang makuha ang bolang ipinasa sa kanya nitong si Rukawa. Kaya naman, agad itong naganda para sa tres sabay na pabulong ito sa kanyang sarili. Nice pass Rukawa! Ngayon makakagawa na din ako ng puntos. Kanina pa nanginginig ang aking kamay. Sige Ryukuzo, tignan niyong mabuti kung paano nga ba gumawa ng tira ang isang Hisashi Mitsui. Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili. Sabay tumalon at tumira ng isang napaka-solid na tres. At ang bolang itinira ni Mitsui ay agad din namang pumasok sa kanilang basket. At halos hindi mo lang ito sumayad sa kanilang ring na naging dahilan upang maitaas pa nila sa 7 puntos ang kalaban sa Ryukuzo na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Shouko. Ayos! Isang tres mula sa may number 15 ng Shouko! Napakalupit mo talaga bumitaw ng tres Mitsui! Ibang klase ka talaga kapag hawak mo na ang bola! Talaga namang kakabahan lahat sa'yo! Dahil hindi ka talaga sasablay kapag wala nagbabantay sa'yo! Sige Mitsui! Magpakilala ka na sa mga malalaro ng Ryukuzo! Ipakita mo ang mala sniper mong tira! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouko. Habang itong mga tropa ni Mitsui naman ay talaga namang umiiyak na dahil sa sobrang pagkabilib nila kay Mitsui. Ang usay mo talaga Michi boy! Wala ka talagang kakupas-kupas! Ikaw talaga ang nararapat na maging MVP sa inyong kupunan! Sige Michi boy! Magpaulan ka na ng tres! Yan naman ang sigaw ng mga tropa ni Mitsui. Nice one Mitsui! Ang usay mo sa pagkakataon na yun ah! Sobrang solid talaga ng tres mo! Yan naman ang puring sabi ni Ryota. Aba Michi boy, ang aga mo atang pumuntos ah. Akala ko pa naman mamaya ka pa magpapakita ng gilas eh. Yan naman ang sabi ni Hanamichi.
Gunggong, no choice lang ako. Dahil sa akin ay pinasan ni Rukawa ang bola. At wala naman akong bantay kanina. Kaya naman, sinamantala ko na ang pagkakataon para matambakan natin sila ng gusto. Yan naman ang sabi ni Mitsui. Habang itong si Coach Cherry naman ay napatayo sa kanyang kinauupuan. Sabay lumapit ito kay Tuchiya. Maganda ka na, Tuchiya. Dali, papasok agad kita sa laban. Kaya naman, mag-warm up ka na. Ngayon, ito ang iyong parusa. Hindi kita tatanggalin sa laro hanggang sa matapos ang laban na to. Kaya naman, ihanda mo yung sarili mo, Tuchiya. Yan ang sabi ni Coach Cherry. Habang itong si Tuchiya naman ay napangiti sa kanyang sarili. Dahil gusto na din naman talaga nito maglaro. At dito na nagtatapos ang Chapter 130 ng International League.